bahay ng ating kasamahan sa Flock of the Divine Mercy. At nag-live po tayo ngayon dahil nagkaroon po ng magandang talakayan kagabi si Diaz, no, isang Baptist with our brother Kenneth Bustamante. At isa sa na-discuss po ni Diaz na isang Baptist ay tayong mga Katoliko daw ay sumasamba, no, kay San Antonio de Padua at sa mga larawan according sa kanyang claim. At dinamit niya pa itong mga kapatid, no, itong novena ni San Antonio de Padua. Meron po tayong copy nito. At sabi niya sa page 24 daw. Pero kung titingnan natin mga kapatid yung mababasa dito sa page 24. Kung sa hiligay nun pa, diri sini nga pagkilala niya sa pagkahimtang sang Diyos. Kung atin pong isasalin sa Tagalog, dito sa pagkakilala niya sa... Nagsimula ang pagsimba, gumikan ang pagsimba. So ang ibig pa lang sabihin doon o tinutukoy na worship o sinasamba dito mismo sa novena ni San Antonio de Padua, hindi po si San Antonio. This is very clear mga kapatid, na yung sinasamba po ay kung titingnan po natin ay ano natin yung camera, no. Basahin natin mabuti. Yan. Mga kapatid, nakikita nyo. Sinasabi diyan diri sa sini nga pagkilala niya sa pagkahimtang sang Diyos, gumikan ang pagsimba. So ibig sabihin, yung pagkilala sa Diyos, yun talaga yung nagsimula. Doon talaga yung pagsasamba o pagsimba natin, hindi kay San Antonio de Padua. Sinasabi pa diyan, okay, kag ang pagdayaw niya sa dako nga daw subong sang nakita gid sang iya mga mata sa luwas, no, kagintingwaan nga pagkilalahon. So may kama po first stanza ng kanyang sinabi o binabanggit po dito sa novena ni San Antonio de Padua, it is not refer to image worship o sa pagsasamba sa imahen, o yung Katoliko ay nagkaroon ng pagsamba sa imahen, which is the idols or diyos-diyosan. Mali po yung sinabi kagabi ni Diaz, no, pag malaking kasinungalingan po yun mga kapatid. So sinasabi pa dito, no, yan, kung babasahin natin maigi, kagintingwaan nga pagkilala noon kama pagsimba kag pagtahuron man siya sang iban nga mga tawo. So that is refer to God, no, refers to God po yan, hindi po si San Antonio de Padua yung sasambahin, no. Yan, kag sa pagkilala sini nga grasya ang iban nga mga tawo ginbuot sang Dios. Oh, Dios pala. Yung Dios pala yung pinapasamba o sinasamba dito, no. In the will of God, no, sabiyan ginbuot sang Dios nga maglabas ang iya dila kag wala na madunot tubtub karon. So yan ay patukoy naman kay San Antonio de Padua. Ang ginawa kasi ni Diaz kagabi mga kapatid, binasa niya itong dirisini nga pagkilala niya sa pagkahimtang sang Diyos, tapos tumalon siyang parang palaka at sinabi niya dito na sabi, oh yan, oh, sa pinakala sabi niya, oh, maglabas ang iya dila kag wala maduno tubtub karon. So it's a very clear mga kapatid, it's a deceit, no? Deceiving tactic po yung ginamit ni Diaz kagabi, no, na pasinungalingan sa ating lahat na nanonood nung debate with Brother Kenneth Bustamante, na tayong mga Katoliko daw ay sumasamba, no, kay San Antonio de Padua, which hindi po 'yan nabasa sa dito po mismo sa kung titingnan natin itong novena kay San Antonio de Padua, hindi po dito nabasa na kahit minsan ay sinamba si San Antonio de Padua. So kung basahin pa natin ng hindi po natin ikakat sa i-contextualize, gintugot man sa iya nga balos sa iya mataas nga pagkilala sang pagkahimtang sang Dios. So ibig sabihin pala yung kung papaano sinasamba ni San Antonio de Padua ang Dios, ito ay isinasalaysay din sa kanyang novena.
at ipinapakilala po no sa mga tao. Yan yung pinaka-clear po o klaro po dyan, no. Kintugot man sa iya nga balos ang iya mataas nga pagkilala sa pagkahimtang sang Diyos, sa pagkilala sa mga tao sang ila pagkahimtang kag sang ila nga kanahanglan nga sa makadamo iya gintabangan subong pananglit sang nakilala na mga iya ginbuhat sa isa ka babaye nga inabot sa sing isa kalakas nga kaimulon kag nagdangop kay San Antonio. Agod siya at tabangan gilayon natuman ang iya ginpangayo kay pinilakan siya sang larawan sang santo sing jutay nga papel kaginsugo siya nga umadto sa isa kamanggaranon nga komersyante. Agod atagan siya sing pilak nga makatabang sa makatimbang sa tung papel. Na yan mga kapatid, napaka-clear po dito sa novena ni San Antonio de Padua. Kung titingnan po natin yung binabasa ko po, yung sinasabi ni Diaz, yan, page 24 po yan, mga kapatid, ha? Page 24 yan, ng novena ni San Antonio de Padua, which ito po yung claim niya, kasi yung ginawa niya, tumalon siya, first, binasa niya first stanza, dire sini nga pagilala niya sa paghimtang sa Diyos, no? Gumikan ang pagsimba. Tuldok na para sa kanya, tumalon dito siya sa ano, sa word na makikita natin na merong sinasabi dito na ginbuot sang Diyos nga maglabas ang iya dila kag wala maduno tugtog karon. So pinapalitaw ni Diaz, mga kapatid, na yung nobenang ito nagpapakita ng pagsamba kay San Antonio de Padua, where noong kinurus eksamin naman po siya ni Padre Kenneth, eh klaro naman, meron bang teaching sa simbahan katoliko na ang mga imahen ay ipinasasamba? Meron bang nagturong obispo? Itinuro niya ba yung nagsulat po nito, no? Translate yung dito po sa nobena ni San Antonio de Padua. Sabi niya, meron, sabi niya. Oh, ito. Sinasabi dito ni Don Anselmo Avancena, provision kag vicario general sang obispo. Sabi niya daw obispo, no? Si Don Anselmo Avancena isa daw obispo, sabi niya yung gabi. So ito pala siya pala ay provisor at vicario general ng obispo. Hindi pala siya yung obispo mismo. Nako, doon pa lang sa analyzation, i-contextualize natin yung kanyang mga pinagbabanggit, yung kanyang pinagsasabi. Kung nanonood ka man ngayon, no, Diaz, na hindi makapagpakita na yung muka. Ano bang kinakatakutan mo sa muka mo? Bakit hindi mo maipahayag kung sino ka ba talaga? Haharap nga to, totoo sa isang discussion, pero you are hiding your face, no? Diaz, tagailo-ilo ka pa naman. Pero pinapasinungalingan mo yung libro mismo ng Katoliko. You are so very authoritative kapag ikaw ay nagsasabi. Alam mo ba, kapatid na Diaz, no? Kung ikaw ay, sabi mo, ikaw ay isang dating Katoliko, pero ngayon ikaw na isang Baptist, tama naman talaga, no? A little knowledge is very dangerous. Yeah, sabi ni Bulaang Propeta, sino yung binabanggit mong tikalon, bro? Ayan. Okay. Sabi ni Diaz, no, sabi ko nga, ilonggo siya, tapos gumagamit pa siya ng novena, which is naiintindihan at naunawaan naman natin. Yan si Diaz, no? Tama. Napakahambog naman talaga. Pero para kay Diaz, kapatid, para kay Diaz, sabi niya kasi siya ay dating Katoliko na ano daw siya, no, nalipat sa ibang pananampalataya. So para sa kanya, yun ay yung totoo. Eh, tingnan natin. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Kasi para sa kanya, no, bilang Katoliko siguro noon, para sa kanya, sinasamba niya rin yung Diyos-Diyosan, na Diyos-Diyosan, yung mga imahen. So para sa kanya, kapag meron kang imahen ng Santo Cristo, para sa kanya, pinasasamba na yun. Kasi si San Antonio de Padua, sinasamba para sa kanya. Pero ito, mga kapatid,
meron akong babasahin sa inyo. Ito ay nasa, wala kasi akong dalang Tagalog na version, pero tingnan natin yung para sa kay Diaz, no, sa mga Ilonggo. Itatranslate ko na lang yung sabi dito. Sabi sa Remeas, no, sa Diaz Otso, sabi dyan, mga kapatid, tanan sila gago kag buang-buang, ano ang ila makuha sa ila kahoy nga Dios Dios, no? Lahat daw sila ay pawang mga hangal, no, at yun nga, ano yung makukuha nila sa kanilang kahoy na Dios Diosan. So kung si Diaz ay totoo talaga na katuloy ko noon at sinasamba yung mga imahin, there is a very clear na statement, mga kapatid, na siya pala ay sumasamba at siya yung tinutukoy dito sa Jeremias Diyos Otsong ito. Pero tayong mga Katoliko, never been mentioned in our Catechism the Catholic Church na tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, and never been taught in us na tayong mga Katoliko ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ay paglabag po niyan sa kautosan ng Diyos. Kapag tayo po ay magkakaroon ng ibang Diyos, ano ba yung nilalabag natin sa commandment ng Diyos? Sa Ten Commandments, the first commandment, yun po yung nilalabag na, kapatid, kapag tayo ay idol worshipper, no? Kapag ang isang imahin sinamba natin, ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay tinutukoy na mga idolatrios. Pero hindi po tayo, mga Katoliko, tinuturuan o tinuruan kahit isa man lang na tayo ay sinasamba natin yung mga imahin. Ito yung pinakamagandang argumento diyan. Kasi pinaka-issue sa kanila, nananalangin tayo sa harapan ng imahin. Kapag tayo may imahin sa harapan natin, nananalangin, ibig sabihin, we worship that image because we pray in the front of that image. Ang question ngayon, mga kapatid, at hindi itong, kahit kailan, hindi ito sinagot ng mga bisita natin sa punto por punto, yung pinaka-question natin, okay, una, nakarinig ka na ba ng isang matinong Katoliko na nananalangin na Ama naming nasa rebulto ka? Yan. Hindi naman makasagot ng matino. Kapag umuo siya, oh, pakitaan mo ako ng ebidensya mo. Kapag hindi siya, ibig sabihin pala, hindi naman kami nananalangin sa rebulto mismo, kundi sa Diyos. Yan. Isa pang bagay. Merong, itinanong ko na ito actually, no, sa isa sa bisita natin sa punto por punto noon. Meron ka na bang isang Katoliko na nakaluhod, nakita mong nakaluhod sa harap ng imahin at alam mo kung ano laman ng kanyang puso at isipan? Hello po kay Sister Florencia Valdez at kay Generoso Ukat. Magandang pakikinig, mga kapatid. Bro Mel, magandang umaga sa Diyos lahat ng mga ang kapurian amin. Okay. Sana po ay nakapagsimba na yung lahat, no, bago po tayo nanonood ngayon. So, and kung wala pa, simba po tayo mamaya. Napakaganda yung ebanghelyo. Naka-centralize po yun sa priority, no, sa pag-serve natin sa ating Panginoon. Okay, continue tayo, mga kapatid. Issue ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung pagtitimbang ng katotohanan. So sabi nga sa 8:32 ng Juan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So hello po kay Lori Lee Gamadlaw. E paano naman mapapalaya ng katotohanan itong si Diaz na to? Eh kagabi sabi niya, nagsinungaling daw si Brother Junre, no, na tungkol daw sa kanilang topic. Pero napakaklaro naman, mga kapatid, Brother Junre doesn't tell lie. Bakit? Sa gisip po namin, iniisa-isa po doon, iniisa-isa yung kanilang conversation. At nandoon po na siya mismo, si Diaz mismo, ay umagree sa topic na yun. Hindi daw, nilansi daw siya. Nilansi ba yung ikaw mismo nagsabi na yung proposal mo ay yun mismo yung topic? Nako, yan ay napakalaking o napakahalata naman po yan, na isang malaking pagsisinungaling po yan, no? Denial po yan at pagsisinungaling. Eh, papaano po tayo maniniwala sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan, especially sa kanyang mga pinagsasabi? Proposal topic nila ganoon, tapos papasisinungalingan si Brother Junre na hindi daw ganoon. And yung pinaka hindi pa maganda sa kanya, mga kapatid, no, yung kanya, para sa amin kasi, sa maraming nakikinig, foul na yung pinagsasabi niya kay Brother Kenneth, na sabihin niya si Brother Kenneth ay lutang na lutang daw, no? Parang wala siyang pinagkaiba
doon sa bisita nating Muslim, no? Na napaka napaka ad hoc yung kanyang mga argumento kagabi. Pero sa bandang huli, mga kapatid, nakita pa rin po natin at napatunayan, no, through our brother Kenneth Bustamante, na totoo naman yung teaching ng simbahan natin. Wala tayong pagtuturo, no, sa pagsasamba sa mga imahen. Hello po kay Albert Panglao. Yan. Kaya nga, mga kapatid, sa mga ibang sekta o mga ibang relihiyon na dati silang Katoliko, ito yung question ko o tanong ko sa kanila na magpasa hanggang ngayon, ito pa rin yung tinatanong ko kapag sinabi niya, ako'y dating Katoliko pero na ganito yung relihiyon ko. Tinatanong ko siya ng honest to goodness, nung ikaw pa ay Katoliko pa, pinag-aralan mo ba yung Catechism of the Catholic Church, no, from start to end? Do you really know what is Catechism of the Catholic Church? Kasi kapag hindi yung sagot, yung follow-up ko dyan, hindi na ako magtataka pa kung paano ka natangay ng ibang sekta. Kasi, katulad nito, sino ba namang manager ng Jollibee na pupunta sa McDonald's, no? Tatapos sasabihin niya sa... magtatanong siya sa McDonald's na, di ba masarap yung fried chicken sa Jollibee? Therefore, ang isasagot ng McDonald's, hindi, mas masarap talaga yung McDo. Katulad niyan, sino ba yung mag-expect na ikaw isang Katoliko, magtatanong ka doon sa ibang relihiyon, sasagutin ka ng tama yung Katoliko? Talaga yung isasagot sa iyo, mali yung Katoliko, even though we know na tama naman talaga yung Katoliko. No? Kanina lang, bago mag-start yung misa, nakausap ko yung celebrant, yung priest, yung pari bago mag-misa. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Father, ako, bakit ako naging firm na Catholic kahit noon ay struggle ko rin na sa ibang reliyon? Sabi ko sa kanya, Father, wala na iba pang maipagpapatunay sa founder ng Catholic, which is Christ. Kung meron man magtututol na si Kristo yung nagtayo o nagtatag ng simbahang Katoliko, biblical and historical, okay, patunayan niya. At kung mapatunayan niya, so baka pa lang maniniwala ako sa kanya kasi wala pa akong nabasa o nagpatunay na tao na ang Katoliko ay founder by a human o by a man o sinong tao yan, sinong Poncio Pilato yan, wala pa. Sasabihin nila na si St. Ignatius daw, pero hindi naman po, no, si St. Ignatius yung hindi po si St. Ignatius yung nagtayo o nagtatag ng simbahang Katoliko. Klarong-klaro po, St. Ignatius invented the name. Sabi niya pa nga sa kanyang letter sa Smyrnians na kung saan merong obispo, nandoon ang Katoliko. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, na yung totoong simbahan na may obispo, yun po talaga yung Katoliko. And then, this Roman Catholic na ating mas kilala tayo sa ganito, pag sinasabi, what is your religion sa ating nabibilitag, inilalagay natin Roman Catholic, yan po ay agreement po yan ng 15th century na council na gradually developed talaga. Kasi noong tinatag ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang simbahan, yung iglesia, hindi niya naman sinabi na kung anong ipapangalan doon. Pero, meron po tayong hint kung magiging ano yung kanyang simbahan. Matthew 28 verse 19, humayo kayo sa buong mundo. So, at gawin ninyong mga disipulo ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa at bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, ito po yung hint dyan kung ano talaga yung toong simbahan na tinatag natin po yung Jesucristo. Ito po ay laganap sa buong mundo. So, kapag sinabi po natin laganap at ititrace back natin yung pangalan ng simbahang Catholic o Katoliko, yan po ay derived from the Greek word Catholicos, which means universal o laganap, no? Laganap sa buong mundo. So, yan po ay fulfillment, no? Fulfillment na po yan sa sinabi ng Panginoon na napupunta, hahayo sa ibang, sa lahat ng dako ng bansa, yung mga apostoles. So, resulta na po yan. Pero before, wala pong sinabi yung Panginoon na pangalan ng kanyang simbahan. Kaya nga, sa pag-aaral ng katotohanan, hindi po Biblia lamang.
Kasi kung enough yung Biblia lamang, kaya bang ma-explain ang Bible? Kung paano na-compile yung Bible? Ang katulad ng bisita natin nakaraan, no, na napakaangas po sa comment section ni Mr. Curious Catholic, noong pumasok po siya sa atin, hindi naman makasagot, no? Puro lang, tapos nagkaroon pa siya ng alibi sa bandang huli na, kasi wala na siyang isasagot, mga kapatid. Ano ba naman ang isasagot ng isang taong walang alam? O yung alam niya ay katiting lang. Sabi nga ng pare ng aking nakaap, mayroong isang member ng Iglesia ni Cristo na pumunta sa kanila, umakyat sa kanila kasi mayroon silang registration at nakipag-discussion sa kanya. Sabi ng pare, nung nag-discussion sila, yung kanilang, yung INC, na ganito lang daw yung kanyang kayang i-discuss. So sabi ni Father, paano kami makakapag-discuss ng maayos niyan? Ilimited siya. At ginagawa niya lang na paulit-ulit yung kanyang argumento, which is very limited sa kanya lamang nalalaman. So, tama naman talaga. Kaya sabi ko kay Father, tama nga yung saying, Padre, no, na a little knowledge is a very dangerous. Kaya napakadelikado talaga na magkaroon tayo ng kaalaman, pero kukunti lamang, no? Knowledge, pero kukunti lamang. Kaya yung tinatawag natin yung mga tao, mga marami nang nalalaman, hindi naman yan maingay, no, na na parabang sila yung nakakaalam ng lahat, no. Yun nga, sa napakaganda yung discussion or yung debate kagabi, kasi kahit na gumamit man, kasi si Brother Kenneth, hindi po siya Ilonggo, eh hindi po yan hiligay nun yung kanyang dialect, eh siya po ay Bisaya. Kahit na merong pagkakahalintulad yung Bisaya at Hiligaynon lang dialect or language, pero napakalayo pa rin po yung mga meanings ng bawat mga salita. Pero napatunayan pa rin ni Brother Kenneth kagabi na tama talaga tayong mga Katoliko, at mali yung claim ni Diaz, no? Kasi nagsinungaling si Diaz, paulit-ulit. Meron pa siyang ginamit na isang libro. Bantayan niyo, mga kapatid, gagawa pa tayo ng isa pang commentary video at isisiwalat natin talaga yung kasinungalingan niya pa sa isa pang librong ginamit niya. So, sa ngayon, yan ang po muna, at maraming salamat, no, sa inyo pong panunood sa ating minuto na binigay niyo po para sa atin. Patuloy po kayo, mga kapatid, no, sa pananalangin, sa ikalalago po ng ating programa. At especially, no, sa ating pong punto per punto Worldwide Catholic Bible Study at Doctrinal Exposition na ating pong dinadaluhan gabi-gabi po yan, no. Maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat, sa lahat po nang nandito ngayon, no. At maraming salamat nga po pala, no, kay Brother Jose Lubas, yan, kay hello din po pala kay Tita Mel at Tita Tess, at maraming salamat din po pala, no, sa